Watch up mga ka-Team Jong, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa at maglagay ng watermark sa ating mga YouTube video. Katulad po nito, ayan nakikita nyo po yung nasa gilid po ng inyong screen. Ang tawag po niyan ay watermark branding. Ayan. Kung gusto nyo pong malaman kung paano po gumawa niyan, panoorin nyo lang po ang video na to. Back mga ka-Team Jong, ayan ngayong araw po ituturo ko po sa inyo kung paano po ang gumawa at maglagay ng watermark sa ating mga YouTube video. Ayan, yan po yung tinatawag na watermark branding. Isa yan sa mga YouTube element na re-require po ni YouTube. Para na sa ganon, isa rin yan sa mga paraan para makagain po tayo ng mas maraming subscribers. Kasi yung button na yan na nasa gilid o yung icon na yan, kapag kinlik po yan ng isa sa mga viewers po, ayan, automatic po yan na pwede po sila kaagad mag-subscribe. So nilalagay po natin yan para magkaroon din ng brand yung ating YouTube video. Kaya po yan ginawa ni YouTube para makatulong din po sa atin kung paano po tayo magkaroon ng mas maraming subscribers. Ayan, isa-isahin po natin yan. Ito po ang paraan kung paano po ang gumawa niyan. Ayan mga ka-Team Jong, ito na po, isa-isahin na po natin ang paggawa o paano gumawa at maglagay ng watermark o branding sa ating YouTube video. Ayan, unang-una, syempre, kailangan po natin ng PixArt. Ayan, pwede po kayong mag-download yan sa ating Play Store. Ayan, pwede nyo po yung i-download PixArt po. Punta lang po kayo sa Play Store. Ano yung nakapag-download na po kasi yan po yung gagamitin natin paano po, para po makagawa tayo ng logo na ilalagay po natin doon sa ating YouTube video. Ayan, una syempre i-click natin yung PixArt na yan. Diyan tayo mag-create ng napakagandang logo na ilalagay natin para maging watermark or brand sa ating YouTube video. Na i-click natin yung plus na yan. Anong kapag na-click natin yung plus na yan, ayan, pipili tayo dito ng background. Ayan, basta sundin nyo lang po mga ka-Team Jong kung ano po yung ginagawa ko. Ayan, ang ginawa ko po para mas kitang-kita talaga yung watermark. Ayan, ang ginawa ko po is kulay puti. Ayan, ang gagawin nyo lang po, may makikita po kayong tools dito. I-click nyo po yung tools na yan. And then may makikita po kayong crop. Ayan, pindutin nyo lang po yung crop. And then, hahanapin nyo po yung pinaka aspect ratio po dito sa ilalim. Ang pinaka aspect o pinaka ratio na ginagamit po para po magkaroon tayo ng tinatawag na icon watermark o yung branding is yung square. Ayan, ito po yung square na sukat. Kasi kapag gumamit tayo ng ibang sukat, hindi po yan tinatanggap ni YouTube. Ngayon, i-adjust lamang po natin yan. Palakihin natin to para yung puti lang po yung makukuha natin. And then, nakikita po kayong check dito sa ibabaw ng inyong cellphone. I-click nyo lang po yan. Ayan, nakikita nyo na yung pinaka-background na gagamitin natin doon sa ating YouTube video. And then, lalagyan po natin siya ng mga picture. Ayan, yan po yung ginagawa ko. Nilalagyan ko po siya ng picture. I-click nyo lang po yung add photo. And then, maghahanap tayo dito ng ilalagay po. Ang ilalagay ko po doon is yung logo po mismo ni YouTube. Ayan, katulad niya, may nakikita kayo, di ba? May kinilik na ako. Ngayon, ipepress nyo lang po itong add. And then, ayan na siya, nakalagay na siya. So, palalakihin lang po natin yan. Pwede nyo po siyang i-adjust ng paliit. Pwede rin po pa-adjust ng malaki. Pero mas maganda na mas malaki siya para kitang-kita siya doon sa inyong video. Ayan, and then, i-click nyo lang po uli itong check na nasa ibabaw ng inyong cellphone. And then, dagdagan natin siya ng text o yung word. Ayan, ay itatype natin dito para kitang-kita siya yung word na subscribe. Ayan, itatype natin yung word na subscribe. And then, i-check, i-click natin check na yan. And then, pupunta tayo dito sa font. Pwede tayong mamili dito ng mas magandang font. Yung mismong visible. Talagang kitang-kita ng mga viewers o yung mga nanonood. Ayan. Yung ginagawa ko para mas kitang-kita
ay itong font na Limelight. Ayan. So, ang gagawin ko lang, ikiklik ko lang itong stroke. Ayan. Palalakihin ko lang siya. Idadrag ko siya sa baba at pwede natin siyang i-adjust. Palaki, paliit, and then pwede rin siyang pahabain para mas masakop niya yung sukat na ginawa natin. Ayan, mga katimjong. And then pwede natin siyang lagyan ng kulay. May nakikita kayong bilog dyan, mga katimjong. I-click nyo lang po yung bilog na yan. And then pili po kayo ng kulay. So ang ginawa ko po ay kulay pula para mas kitang kita talaga siya doon sa gilid ng ating video. I-check, ay i-click nyo lang yung check na yan. At may nakikita kayong amount dyan. Ang gagawin nyo, i-adjust nyo lang yan para mas kitang-kita yung word na subscribe. Ayan, diba? Nakagawa na tayo. And then, ang gagawin lamang po natin mga katimjong, isi-save natin yan. So, ang gagawin nyo po, may nakita kayong check dyan sa ibabaw ng inyong cellphone, i-click nyo lang po yan. And then, yung arrow, nakikita nyo po uli, i-click nyo lang po yan para masave po ang ginawa nating design para po doon sa ating watermark o yung tinatawag nating branding sa ating YouTube video. I-click natin itong save. Ayan, yung save uli. And then automatic na po yun na naka-install o kaya nandun na po yun sa ating gallery. So ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin doon sa ating YouTube video. So pupunta tayo dito kay Google Chrome. Ayan, and then itatype nyo dito o isi-search nyo dito mga katimjong yung youtube.com. Ayan, youtube.com. So meron na dyan. I-click ko lang yan. And then automatic na siya. Ganito ang magiging itsura niya. So para mas makita nyo po mga katimjong, palalakihin ko lang siya para makita nyo yung aking profile pic. Ayan, nakita nyo po yung profile pic ko na nasa ibabaw ng cellphone. I-click ko lang po yan. And then, hahanapin natin dito yung Creator Studio. Ayan, i-click nyo po yung Creator Studio. And then, ang lalabas po niyan ay ganito po yung itsura. And then, mga katimjong, may makikita kayo ditong logo sa ilalim ng inyong cellphone. Ayan, eto. Settings po yan. So, yan po. I-click nyo po yung settings na yan. And then, makikita nyo po is ganito. So, ngayon, may nakita kayo ng general, channel, upload defaults. So, i-click natin itong channel. And then, kapag na-click na po natin ang channel, ganito po ang magiging itsura. May nakalagay po dyan is basic info, advanced settings, branding, o yung tinatawag na features eligibility. So, pipindutin nyo po mga katimjong yung branding. Ayan, diba? So, meron na akong nailagay na subscribe button doon sa aking ano yung watermark ko. So ang gagawin ko lang po, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ang paglagay niyan. I-replace po natin siya. Ayan, para mas makita nyo po. Ngayon, lumabas na dito sa pinaka-gallery natin yung ginawa nating design o yung ginawa natin kanina. So i-click ko lang po yan. And then i-click ko yung done. Automatic yung watermark na ginawa ko doon sa previous na video ko na palitan po ng bago. So may makikita kayo dito water mga katimjong ng iba, diba? May nakalagay dyan display time, end of video. So kapag i-click nyo yung end of video na yan, maglalabas lamang po yung watermark na yan kapag natapos na yung video, no? So much better na ang atin pong i-click itong entire video para every moment o every time na kapag ka nanonood sila ng video mo from the beginning up to the end, lalabas po yung watermark o yung brand na yan doon sa inyong YouTube video. And then, may nakita kayo ditong save sa gilid ng inyong cellphone. I-click nyo lang po yan. And then, nandun na po yung watermark sa inyong video. So ipapakita ko lang po uli sa inyo mga katimjong. Ayan, pupunta tayo doon sa aking YouTube channel para makita nyo kung talagang lumabas ba yung watermark na nilagay natin. Ikiklik ko lang tong video na to. Ano, palalakihin ko siya para makita nyo kung talagang lumabas yung watermark. Ayan mga katimjong, nakikita nyo na nakalagay niya dyan yung logo ng ni YouTube and then yung subscribe. So ganyan lang po kadali ang gumawa at maglagay ng watermark branding sa ating mga
YouTube video. Isa sa mga element na kailangan natin gawin kasi yan din po yung nire-required ni YouTube sa atin para mas marami tayong mag-gain na subscribers. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking tutorial video. Sana po meron po kayong natutunan. At kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, ang pangalan po ng aking YouTube channel ay Jong Vlog Venture. Pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-share, pwede nyo po kayong mag-comment, and i-click nyo lang po ang subscribe and then yung notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload sa susunod na mga araw. Ayan mga ka-team Jong, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.